at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa tin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay na kunihan, hinihan, kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa tin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa tin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan ng magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita. At ika-15 ng ikalawang buwan, nang sila'y dumating sa ilang ng Sin, sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita'y nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ng Panginoon kay Moises, pauulanin ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Tuwing ika-anim na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. Sinabi ni Moises kay Aaron, ang buong bayan ay paharapin mo sa Panginoon sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo. Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap sa Panginoon sa gawin ng disyerto at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi niya kay Moises, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang
ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupay na lalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animo'y pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, ano kaya ito? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na binigay sa inyo ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Tinitikis nilang kusa, sinusubok nila ang Diyos. Ang hiningi ay pagkaing gustong-gusto nilang lubos. Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ng ganito, sa gitna ba nitong ilang mabubusog niya tayo? Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Gayunpaman, itong Diyos nag-utos sa kalangitan at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito, ang pagkaing bumuhos na parang ulan, ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel, hindi sila nakukulang masagana kung dumating. Yaong ihip ng amihan ay siya rin ang nag-utos. Sa taglay na lakas niya ay dumating ang hanging timog. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang pagkain nilang karne masaganang dumarating, makapal na mga ibon na sindami ng buhangin. Sa gitna ng kampo nila ay doon na bumabagsak, sa palibot niyong tolday, doon nila tinatanggap. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Magsitayo po ang lahat. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesu Kristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo. Palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi naman nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay naguuhay
may tig-sasandaan, may tiga-anim na po, at may tig-tatatlumpung butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nawa sa bagyong dumating, sa patuloy na pag-ulan na ating nararanasan, ay magdulot ito ng biyaya sa ating lahat, no, na malinis ang paligid, malinis ang hangin laban sa mga virus o kung ano mang mga sakit. So isang bagay ito na tinitingnan natin bilang isang biyaya. Mahirap yung itutuon lang natin, ay umuulan na naman, no, baha dito, baha dyan. No, kundi mas tingnan natin na ito ay isang biyaya na ginagawa ng Diyos dahil sa Kanyang kabutihan sa atin. Mahirap naman, pati yung pagbaha, isisisi natin sa Diyos. Dapat inaayos natin yung mga drainage, dapat inaayos natin yung mga kalye, pinababayaan natin. Kung kailan naman tag-ulan, doon tayo may mga sira-sirang mga daan. So, sino ang napiperwisyo? Ulitin ko po, no? Napakabuti ng Diyos. Ito yung ipinapaalala sa atin ng ating mga pagbasa ngayon. Ang Salmong Tugunan, isinisigaw sa atin, ang Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Kaya dapat, sabi nga po sa Ebanghelyo, ang may pandinig ay makinig. Makinig. Diba? Diyan talaga tayo nagkakaproblema pag tinitingnan natin yung paligid. Hindi ko alam, yung sa mga nasa online, madali kasing gumawa ng ilang bagay at the same time. Pwede kang mag-text habang nanonood ng misa. Pwede kang gumawa ng gawaing bahay habang nagmimisa online. Kaya tuloy, yung biyaya ng Diyos na isinasaboy niya sa atin, hindi natin natatanggap. Ulitin ko po, hindi nagkukulang ang Diyos. At kung tutuusin, sa pagbibigay ni Kristo ng talinghaga tungkol sa isang magsasakang naghasik ng binhi, sinabi po, no, yung hindi ko alam kung ilan sa inyo nakakaalam ng pamamaraan nung una, no, ng paghahasik. Inihasik yung binhi. Di ba dinadampot po yun, no? Isinasaboy. Hindi yon iniisa-isa. Ganun ang Diyos. Araw-araw, nagsasaboy ng biyaya. Hindi niya tinitipid ang tao. Kaya nga, di ba, sa unang pagbasa, sa kwento ng pagkakaalis ng mga Israelita sa, no, laban sa pagpapaalipin ng o pangaalipin ng Ehipsyo, to nagrereklamo sila. Sabi, ano ba? Inalis mo ba kami sa Ehipsyo para mamatay sa gutom? Eh sabi ng Diyos, okay. Oh, tuwing umaga, mamumulot kayo ng pagkain. Sa hapon, manguhuli kayo ng pugo. Araw-araw. Madamot ba ang Diyos? Eh, nagsaboy nga. Hindi ka tinitipid ng Diyos. Eh, minsan sinasabi natin, nang magsaboy ang biyaya ang Diyos, sabi po, di ba, no? Sinalon nila lahat. Eh, nasaan ka ba nung nagsaboy ang Diyos?
Tapos isisisi mo sa Diyos ang kahirapan na nararanasan mo, ang kagutumang nararanasan mo ngayon. Eh, nagsaboy na nga ang Diyos. Araw-araw, nagsasaboy ang Diyos. Yun nga lang, talagang yung attitude natin, yung problema. Pero mo, no? Kahit sa batuhan, kahit sa dawagan, mayroong sinaboy ang Diyos. Parang pwedeng isipin, no? Kahit matigas ang ulo mo, binigyan ka ng Diyos ng biyaya. Kaya lang, mas pinanindigan mo yung pagiging matigas ng ulo mo. Kaya nawala ng silbi, nawala ng saysay. Di ba? Pinili lang ba dito ng mga hasik na doon lang sa matabang lupa ilagay yung binhi? Hindi. Sa lahat. Wala siyang pinili. E nga lang, mas nagbunga, mas dumami yung tumanggap na sinisimbolo ng mabuting lupa. Sila yung umasenso. So magandang pagnilayan natin ito, no? Baka puro lang tayo reklamo, kulang tayo sa gawa. Ang sabi nga natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Mahirap naman lagi na lang, gusto mo, ihulog na lang sa iyo ng Diyos dyan. Anong gusto mo? Anong kailangan mo? Dyan na lang? Paano? Huwag din natin, no, sisihin yung iba, bakit sila umaasenso. Eh, kasi baka yung attitude nila, maagap talaga eh. At anuman yung binigay ng Diyos sa kanila, nagpapasalamat at mas pinagyayabong nila ito. So nagsisimula po ang lahat sa kung paano natin pinakikinggan at isinasabuhay ang mga salitang ibinibigay ng Diyos sa atin. Kasi yan ang nagbibigay ng buhay sa atin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sabihin natin sa Diyos ang ating pagnanais sa isang mayamang ani sa mundo habang ating nasasalamin ang hindi matabang lupa sa ating buhay. Ang ating pong itutugon, Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang simbahan naway magbunga ng mayamang ani sa pamamagitan ng katapatan at dedikasyon ng kanyang mga lingkod. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ani ng katarungan naway magbuhat sa hindi makasariling paggawa ng mga pinuno, mambabatas at hukom ng gobyerno. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga magsasaka na nagpapagal sa bukid, naway umani ng bunga ng kanilang paggawa at makatulong sa ikauunlad ng sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga may sakit na nahihirapan sa mga kasawian sa buhay, naway masiyahan sa ani ng pagpapalakas loob mula sa kanilang mga kaibigan at komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inhiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pag-aalay namin sana ay kalimutan.
Kinagdan mo isang bayan na nagpupuk ay nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alat na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, inawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang
sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, na isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mabasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Pagmamahal mo
bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinikis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo sa isang tulad kong masuwayin sa nais mo, di man pansin laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinikis ng iyong anak para sa akin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinapalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos sa ring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka
aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.